sa piling at sa pamagitan niya, ihatid natin ang ating mga kahilingan sa mga mapagmahal. Panginoon ng kalawalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kalawalhatian, dinggin mo kami. Para sa simbahan, huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, linggin mo kami. Para sa mga naharap sa krisis at kabibigatan sa buhay, gabayan nawa sila ng Espiritu Santo upang makamit ang kaginhawahan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, linggin mo kami. Para sa mga manggagawa, iadya mo ang lahat sa kapamakan, biyayaan mo ng masaganang ani at patnubayan ang mga naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa aming komunidad, turuan mo kaming hanapin ka sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya upang papagmingasin ng aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga mahal naming na mayapa na, salubungin mo sila ng iyong banal na awa at huwag tunghayan ang kanilang mga pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Aming Amang Dakila, bigyang kaganapan mo ang aming mga panalangin at patagin mo kaming natitipon sa iyong hapagkainan. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang niloob mong aming sa pagkabuhay ng iyong anak na iniloob na
sa pagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Paas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Binasa namin. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na maamong tupa na tumubos sa amin lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinag-aarian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, malupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sikat hanggang sa paglubog ng araw may handog ang malinis na alay para sa bahinang iyong alam. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming iniaalay sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa mapuna, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Pagkabuhay ng iyong anak na nasa amin nagligtas gayon din ang kanyang muling pagkabuhay. Ang pagkakyat sa kalangitan samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasalamat ng iyong amin inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunguyan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipangipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niya ang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit na iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal na amin na asang lagi nakiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagpagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Palatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama na iyong lingkod na si Francisco, Benaventura, tanang mga obispo at buong kaparian ng iyong piniling sa bayanan. Dinggin mo ang mga kailangan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawin, kukupin mo at pag-isayin na lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sunog ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kabatid namin, yumaawat ang lahat ng lumisan na sa mundong ito. Na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo, kami ay umaasang makarating sa iyong hiling at sama-sama kitamasa na iyong kanininang walang mali. Sa mga tayong masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Hiniling namin kami, Diyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iyong ko sa inyo, nga ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin mo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Lumuhod po tayo at ating dasalin ang panalangin laban sa parusa ng kamatayan o death penalty. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakakaranas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagsundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Lahat po tayo, Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo, kahit sa mga taong nandudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balak kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hindi niyo inayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at pag-alam upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa pangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño,
San Martin, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapi ng iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ibagalaw mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa mandali, no? Para silang mapaalala. Una, yung pong sa ating flooring, ang mga nagbigay po ngayong linggo na ito ay ang pamilya Kibak, dalawang tiles, ang pamilya Silverio ng 100 tiles. So meron tayo ngayong 102 tiles from 276 tiles plus 102, meron na tayo ngayong 378 tiles. So tayo po nagpapasalamat at nakakalahati na tayo. So pero patuloy po natin ipanalangin. Yung target natin ay 700 tiles. So bahagi ko na kung saan ay para mo mapasaayos na natin kaagad. Tulad po ng ipinahayag ko sa noong nakaraang linggo na magkakaroon tayo ng tatlong seminarista para po sa bahagi ng kanilang summer exposure. So sa taon na ito, so itayos ko silang ipakilala mula po sa ating seminaryo sa St. Peter's College Seminary. So, pakitayo na lang po ang mga kinaukulan. Mark Francis Padua. Yan po ay mula sa St. John the Baptist Parish, Calamba City. Si Rafael Ibarra. Sa St. Michael the Archangel Parish, Banlik, Calamba City, you know? So, labing isa na ako kasi yung parokya ng Calamba City, you know? So, ito po ay sa Banlik. And then, si Emmanuel Garorillas. Nandun sa itaas. Mula po sa dati kong parokya, St. Augustine, Bae, Laguna. So, sila po ay makakasama natin sa ilang mga araw ngayon hanggang May. Bahagi po ng kanilang, tulad ng sinabi ko, sa umaga ay nandoon sila sa mga ampunan ng mga matatandang babae. At sa hapon naman ay tutulong sila para po sa ating pagdiriwang ng misa at saka sa Mayflower Devotion. So May 1 ay simula na po ng ating devotion sa mahal na ina ng mga bulaklak, ang mahal na bere ng bulaklak. So kaakibat din po nito ay alam natin na yung May 1 ay Labor Day. Patuloy natin ipanalangin ang ating mga manggagawa sa tulong din at sa patnubay ng patron ng mga manggagawa, si San Jose. So, ipanalangin natin. Ito ay sa May 1. So, mula po May 1 ay meron tayong pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria. So, may mga nagpe-pledge po na tutulong, pero inaanyahan din po natin yung mga bata. Mula po alauna ng hapon, inaanyahan natin yung mga bata na sumama bago kasi mag-alay ng bulaklak ay magkakaroon muna tayo ng katekisim.
yung pagkamalalim ng ating pananampalataya, yung panahon na kung saan ay tayo'y masanay na magdasal at maturuan tayo ng dapat nating malaman bilang mga mabubuting Kristiyano, mga mabubuting tao. So yun po, no? Mula po May 1 o'clock ng hapon. Yun pong ating mga seminarista, itutulong din po, no? Sa ating pong pagtuturo sa mga bata. No? So muli po, no? Ay maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Resurrexit Dominus. Alleluia. Alleluia. Deo gracias. Alleluia.